Ayan, hi sa inyo mga taste buds. Ngayong araw ito magluluto kami ng kalderetang manok, pansit, lumpia. Ayan, yun lulutuin namin. Kaya anong pang ginagawa, di simulan natin ito lutuin. Ayan, so ito mga taste buds, so meron tayo itong manok. So ayan, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito ng paminta. Ayan. Sisimplehan natin yung pagluluto nito. Ayan, paminta. And syempre, ilalagay na rin natin itong sibuyas, bawang, kinchay. Kasabay-sabay na natin yan kasi kaya natin ginagawa ito, imamarinate natin yan. Then maglalagay tayo dito ng banana ketchup. Gantong kalaki, okay na yan. Siyempre depende pa rin yan kung anong karami ang lulutuin nyo. Pwede kayo maglagay ng cheese, di na kami maglalagay ng cheese. Okay na yung ganyan. Siyempre lagay tayo ng Del Monte tomato sauce. Tansya-tansya na lang yan ha. Lagi tayo ng magic sarap. Lagi tayo ng toyo. So yan lang yung ingredients niya. Huwag naman masyado nung madaming toyo. Then mix lang natin yan. Gamitin natin yung kamay natin dyan. Hindi na ako naglagay ng asin kasi naglagay naman ako ng toyo. Baka naman kasi masyadong maging napakaalat. So ayaw natin yung ganoon. So ayan, kung sa tingin nyo nahalo nyo na maigi, okay na yan. Marinate naman natin to. So ipiprepare ko muna ibang mga ingredients. So ito mga ka-taste buds, meron tayo ding giniling dito. So ayan, ipiprepare naman natin yung lumpia. So ipiprepare muna natin yan, lagyan natin ng paminta kaagad yan. Siyempre maglalagay tayo ng asin. So ito yung asin. Tamang dami lang ng asin. Lagyan tayo yung magic sarap, siyempre para mas maging masarap ang ating lumpia. At eto, lalagay na rin natin to. Ito naman, carrots, sibuyas, bawang, kinchay. Pinagsama-sama na. Ayan. Diba? So, ayan, ganyan kasimple. Lagyan natin isang pirasong hilaw na itlog. Pasagi natin, lagay natin kaagad. At simulan natin i-mix. So, ganyan lang kasimple yan. So ngayon naman iluluto ko na yung yung kaldereta muna kasi na-marinate ko na yan. So ito, ganito lang ang proseso niyan. Haluin niyo lang yan. Ang bango. So ito mga ka-taste buds, so meron pa palang bell pepper dito. So bali na-marinate na namin ito ng 30 minutes. Pwede rin ganyan. So hihiwain ko lang ito, din lalagay ko rin yan dyan para malasa na. So ito mga ka-taste buds, lagyan natin bell pepper. Ganyan yung hiwang ginawa ko. So mga ka-taste buds, lagyan tayo ng mantika. So yan mga ka-taste buds, oh, magpiprito muna ako ng hotdog. Extra lang yung sa luto. So ito mga ka-taste buds, luto na. Mabilis na lang maluto yung hotdog. Gusto ko lang yung ulamin. Ganda. Lagyan natin itong carrot at saka patatas. Prito muna natin yan. Ayan, so ito mga ka-taste buds, na iprito ko na yung Ito, yung pinaritong patatas saka carrots. Ganda. Ang bango. Lagi tayo bawang ngayon dito. Sigisan natin yan. Para yung bawang, yung mantika, may lasa na kaagad. Mas lalong sumarap. Dito pa lang sa mantika, may lasa na. Then, lalagyan na natin itong minarinate natin. Ayan, so ito mga taste buds, pagkahalo natin, lagyan natin ito ng tubig. So ayan. Then haluin ulit natin ito dahil naglagay tayo ng tubig. Ayan. Oh, ang bango. Ayan. Medyo pakuluan muna natin ito. Ayan, so ito mga taste buds, habang pinakukuluan natin ito, maglalagay na ako ng isang pirasong Knorr beef cube. Kaya beef cube para malasa. Kasi dahil kaldereta naman yung lulutuin natin. So maganda na kahit papano. Kahit manok yung sahog natin, may lasang baka. Diba? So ayan o. Gaganto lang natin yan para mas mabilis ito mag-melt.
Then haluin natin para paantay yung lasa niyan. Ayan. And hayaan muna natin na ano, malutulo to. Ayan, so ito mga taste buds, haluin muna natin to. So ayan. So hindi siya naniket. So maganda yan, maganda yung luto. Ayan, medyo luto-luto natin yung manok pero hindi pa yan luto. So lulutuin pa natin maigi yan. So ngayon, ang gagawin naman natin is maglalagay naman tayo dito ng liver spread. Aba, kailangan natin gamitan ito. Ayan. So ganitong karami, para sa ganitong karami. Okay. So haluin natin. Ganda na pagkakaluto ah, hindi nanikit. Okay. Ngayon pa lang, napakasarap na niyan. Napakalasa niyan. Lalo na kung naglagay pa ako dito ng atay ng manok, panalong-panalo lasa niyan. Bango. So ayan, hayaan muna natin kumulo. Pag kulo nito, lagay naman natin yung hotdog. Pagkasabay-sabay na natin yun. Andi, lalagay na. Eh, pwede na. Pwede, ngayon na. Pwede natin lagay yung hotdog. Okay. So, syempre, kailangan ulit natin haluin yan dahil naglagay tayo ng hotdog. Ayan, pakuluan natin. Ayan, so ito mga ka-taste buds. Haluin muna natin to. Ayan, kung napapansin nyo, yung sabaw nito kanina, ayan, parang sarasa na lang siya ngayon. Diba? Ang ganda. So, ayan. So, ngayon, pwede natin ilagay ito. Itong pinirito natin kanina. Na patatas at saka carrots. Pwede natin yung ihalo. So, ayan. Yan yung sahog ng ating kaldereta. Diba? O, simpleng kaldereta. Kalderetang manok. Ayan. Medyo papakuluan ko pa to. Then luto naman natin yung lumpia. So papakita ko sa inyo yung lumpia. Hindi ko na pinakita sa inyo na binalot. Binalot namin. So eto na. Ayan o. Ayan. Nakabalot na rin yan. 30 pieces. Napakadami. Halagang 150 pesos na giniling. Mantakin nyo, naka 30 pieces na malalaki na lumpia. Ayan. Eto luto na to. Okay na yung ganyan. Option nyo na lang kung maglalagay kayo ng sili. Pero pag kaldereta talaga, dapat maglalagay kayo ng sili. Kasi ang kaldereta, yan talaga yung nakagawian ng maanghang. So, ayan. Tuto naman natin yung lumpia. Lumpiang Shanghai. Ayan. So, ito mga taste buds. Luto na yung ano, kalderetang manok. So, ngayon naman, mag-pipirito tayo ng lumpia. So, dito ko napipirituhin yung lumpia. Dahil yung isa, binababad ko muna, lilinisin ko muna yan. Doon din ako magluluto ng pansit. So, painitin muna natin yan bago tayo maglagay ng mantika. Let's go! So, yan. Lagyan natin yung mantika kanina. Lahat natin yan. Dagdagan pa natin. Painitin muna natin yan, then frito tayo. So, ito mga taste buds, habang medyo mainit na yan, maglalagay na ako dito. So, maglalagay tayo ng tamang dami. Nakakasya dito sa mantika. Nakakatuwa oh. Ang laki-laki niya at saka napakalaman. Saka pinili ko talagang balat yung malaki. Para maganda. Diba? Dapat yung malaki. Yun para pag yun, niluto mataba. Ayan. Kaya solid din oh. Lagyan na rin natin ito. Napakalaman ng lumpia ngayon. Ayan, so ito mga taste buds, subukan natin ano, balita rin sa isa.
kailangan mahina lang apoy ah, kasi baka pag nilaksan yung apoy, sundog, luto yung labas, hilaw naman yung loob. So ayaw natin na gano'n, di ba? So guys, gisa muna natin, sibuyas, bawang, sinchay. Sabay na din natin itong manok at saka chorizo. Guys, maglagay tayong toyo. Kaya mo natin ganyan. Guys, lagyan natin itong gulay, saka beans. Hayaan muna natin na magluluto. Lagyan tayong tubig guys. Haluin. So ito guys, lagyan tayo paminta. Haluin lang natin yan, saka natin pakukuluan. Yung pagkulo nito, pwede natin ilagay yung bihon. Guys, malagay tayo isang pirasong Nord chicken cube para mas lalo maging chicken na chicken ang lasa. So, chicken naman yung ilagay natin ngayon. So, ayan. Haluin lang natin yan. Pagkulo nito, lagay ko na yung bihon. So, ito guys. Nilalagay na ako ng bihon. One half kilo yung isang ganito. So yeah, hayaan muna natin na ganyan. Ayan guys, lagyan tayo yung repolyo. Ayan, dinamihan ko na yung repolyo. Ayan, haluin lang natin. Hanggang sa maluto. Ayan, so ito guys, luto na. Mabilis ang maluto ng repolyo. So naluto natin itong pancit. Nakapagluto na rin ako ng kalderetang manok, lumpiang Shanghai, saka ito. Pancit bihon. O diba? O siya, kung nagustuhan yung niluto namin, subukan nyo rin ito.